sa Bibla kong hinto dahil binilisan kong takbo ko dahil gutom ako, buhaw ako. At kailangan kong nakita ko yung tropa, yun ang mga kasama ko. Nung dumating ang punto na pumurma siya sa taas na tumba ko, nag-isip ako, bakit sumasaya si Satanas ng kasiyahan ng tao? Hanggang dumating ang punto na mayroong lumakad, paakyat ng red line, nakaputi. Doon na ang pagkakataon na ako'y pumili. Pinili ko ito ang Panginoon. Ito si Satanas, nandun ang kasiyahan, saan ako pupisto at saan ako pupunta. Nung dumating na yon, may 12 tao na 12 tao na sumunod sa Panginoon. Ginawayan niya ito, puro itong mga disciple. Doon ako nag-isip, bakit disciple? Kung sasama ako, ako lang hindi disciple. Pero sabi ko sa sarili ko, ito yung Panginoon. Kaya dumating ang punto na sumunod ako sa kanila. Hindi nila ako pinansin. Napakalungkot ng paglalakad nila, tahimik. Sumunod ako sa kanya, hindi niya ako pinansin, humawak ako ng pardal niya dahil sa tutong ko na upaw, gumapang na ako. Nahila ako ngayon niya. Nung dumating ang punto na nahila ako, ang hinawakan kong tila, magiging usok ito. Nung nagiging usok ito, hindi na ako mahila. Umiyak na lang ako dahil malayo na silang pinagmamasdan. Dumating ang punto na nagising. Nung pagising ko, baliwala lang sa akin. Bumalang ng tulog yun. Kaya, marami pa pinagpapatuloy ko pa yung ano dahil doon ako nagkakapira. At yung pira naman ay hindi ko dinadala sa pamilya. Dinadala ko lang din sa mga bisyo. Pag nalit ako ng Sambuanga, ginagamit ko lang din para sa sarili. Yung sweldo ko, nasa pamilya ko dahil hindi. Nung dumating ang mga panahon na pag uwi ko, makauwi ako sa amin, ang style ko kasi dahil may pagka chicks boy talaga ako noon, na ngayon ay binago na. Pag sumakay ako ng driver sa bus, lalabas ako sa gitna, rito pa lang yun. Hahanap ako ng saan yung medyo may dalaga akong makita, doon ako tatabi dahil enjoy. Ang biyahe sa amin, isang gabi, isang araw. Isang gabi bago dumating. Kaya, boring pag wala kang kapintuhan. Kaya ang purpose ko, makapintuhan, hanggang dumating yung punto, magiging fix-me, magkagandahan, magiging karelasyon. Pero doon ako nagtataka, bakit ang nakasakay ko, puro ko si Bindi Adibis. Dumating ang punto na hindi na ako makapurma. Ang nangyari is, puro mimo reverse. Pag bumaba, mayroon siyang kapit na ibibigay, babasahin ko, tama naman. Okay, pero tinatapon ko lang din. Hanggang dumating ang punto na nagtataka na ako sa sarili. Bakit? Lagi-lagi na lang ganun. Pag bumaba, ang kapalit, ganun. Tuwing uwi ko, ganun. Pagbalik ko sa operasyon, ganun pa rin. Hanggang dumating mga December 2004 or 3, mga ganyan. Mayroong matandang nagbigay sa akin ng aklat na basula. Yung aklat na basula, yun si basula, ang life niya is gumagawa siya ng handwriting lang o sintang aklat sa loob lang ng isang araw. Yung aklat na yung nananawagan yung na ang tao ay magbago na dahil malapit na bumalik na pamilya. Hanggang dumating doon, nabasa ko mula umpisa hanggang sa katapusan, nabasa ko na dapat ang tao ay magbago dahil malapit na itinubos nga niya ang mundo para maraming maliligtas. Pero ang nangyari, bumalik sa kasalanan ng tao.